So, informative feedback, the question is, how will teachers do it in self-learning during distance learning? Okay? So, ito na yung tanong natin, paano gagawin? Okay, I'm going to show you one example of the learning activity sheets in Filipino. Okay? Ang gagamitin ko is itong Filipino, no, because this is the subject area under my concern. Okay? This is Filipino grade 10. Okay, tingnan natin yung mga activities. Okay? Ipinaliwanag dito ang nobela, elemento ng nobela, ang tema, katangian, tapos merong halimbawa ng nobela na ipinibigay. Okay. Then, merong mga bahagi ng nobela, tapos meron pa dito mga iba't ibang teoryang pampanitikan. Okay. So, napakarami. Pagdating sa gawain 1, ito lang ginagawa. Okay. Gawain 1. Mula sa nobela, gumawa ng maikling balangkas, hinggil dito, at sundan ang graphic organizer sa ibaba. So, anong gagawin dito ng bata? Possibly, ang gagawin dito ng bata is babasahin niya ang nobela, tapos titingnan niya kung saan yung simula, anong suliranin, anong papataas na pangyayari, ano ang tunggalian, anong kasundulan, anong kalakasan, at ano ang wakas. So, yun ang hahanapin niya. Okay. Pagkatapos itong sagutin ng bata, ang tanong niya is, tama ba ang aking sagot? Okay. That's the next question. No? Did I made the right choice in answering the graphic organizers or the graphic organizer? Or did I choose the right situation in the story, in the novel? Sabi kong tama ang aking sagot. So that's the question. Okay. Then mayroon pa itong ibang activity. Okay. Balikan ang tauhan, tapos sa Santiago, anong kanyang kilos o gawi, sa loobin paniniwala, paano ang gagawing paraan. Pagkatapos na sagutan ito ng bata, anong next question ng bata? Tama ba ang aking sagot? Okay. So same as true, okay, it will follow. Okay, meron ditong mga open-ended question. Meron tayong mga gawain 2, itong mga patunay sa teorya mula doon nobela. At meron tayong gawain 3 kung saan ito ay mga self-regulating questions. Okay? Or open-ended questions. Okay. Then meron siyang panapos na pagsusulit. Ngayon, pagkatapos sumagot ng bata, naiiwan sa kanyang pag-iisip kung tama ba ang kanyang sagot o hindi. Ngayon ang tanong, sino ang makapagsasabi kung tama ang sagot ng bata o hindi? Kasi formative assessment yun eh. Kailangang malaman ng bata kung tama o mali ang kanyang sagot. Walang gurong makapagsagot niyan. So, magiging palaisipan sa bata sa pagbabalik ng kanyang module doon sa guro, kung nakuha ba niya ang tamang sagot o tama na ba yung kanyang sagot. Enough ba yun o meron pang kulang? That's the next question. Nabibitin ang bata. Okay? Nabibitin ang bata. Kasi sa, kung titingnan natin sa usual classroom, pag sumagot ang bata, automatic nag-check ang teacher, malalaman agad ng bata kung saan ang tamang sagot, saan ang hindi, at automatic na ipapaliwanag ng guro kung ano ang tamang sagot at bakit mali ang sagot ng bata. And that's automatic feedback. And learning, again, requires automaticity. Kailangan, pag ano yung konsepto ngayon, merong balik doon sa bata kung paano niya mas maintindihan yung konsepto. Okay, tingnan natin ang answer key. Anong sinasabi dito? Susi sa pagwawasto. Ang ibig sabihin ng susi sa pagwawasto is key to corrections. Okay, tingnan natin. Anong sinasabi sa susi sa pagwawasto sa gawain 1? Ang sinasabi, magkaiba ang sagot ng mga mag-aaral. Nasa pagpapasya ng mga guro ang magiging puntos ayon sa kaangkupan ng binibigay na sagot. Tanong, saan dito ang susi sa pagwawasto? Okay. Nakorek ba ng bata ang kanyang sagot nang tinignan niya ang susi sa pagwawasto? Kaya yung iba, sasabihin na rin lang, answers may vary. If answers may vary, is that
varying answers suffice now the question of the students or the learners if they got the right or wrong answer. Okay? That's the point. So ngayon, naiiwan yung bata. Okay? Habang sinusubmit ng bata ang module, wala siyang natutunan. Kasi naiiwan yung palaisipan kung tama ba ang kanyang sagot o hindi. Kasi ang sinasabi doon sa key answer is, answers may vary. So if answers may vary, which from those varying answers is right, and which from those varying answers are close to correctness, and which from those varying answers are wrong. Okay? Hindi kasi masisiguro na kung pag sinasabing vary, answers may vary kung ang kanyang sinagot ay tama. Okay. So anong paliwanag dito? Una, wala siyang susi sa pagwawasto. Okay? Kasi na hindi na iwawasto ng bata ang kanyang sagot. Okay? So there are three things we see, no, in make formative feedback. Okay. Ang answer kay kasi sa self-learning, ito yung kulang na ini-introduce, no? Ito ang naging kulang sa pag-introduce ng learning resources. Na hindi naman nagkaka-problema, nagkulang lang. Ang pinaka-purpose kasi ng answer K or ng susi sa pagwawasto is for self-checking. Pag sinasabi nating ang self-checking is bahagi iyan ng theory ng self-learning. Matatapos lang ang cycle ng self-learning kung pagdating sa huli is merong self-checking. Ibig sabihin ng self-checking, ang bata mismo, titingnan niya yung mga answer key, tapos i-evaluate niya kung saan doon ang tama at hindi tama, at re-evaluate niya ang kanyang mga sagot na hindi tama, maaring hanapin niya o maaaring doon mismo sa key to corrections, mas matutunan niya kung ano pala ang tamang sagot. Okay? So, for this, this is an inappropriate way of giving the key answers. Okay? Because this will not help the child. Okay? This will not help the child. First, what will the learners get from this? Anong matutunan ng bata sa konsepto answers may vary o maaaring magkaiba ang sagot o nasa pagpapasya na ng guro ang sagot? So anong sasabihin ng bata? Bahala na si Batman, bahala na si Ma'am. The question is, anong kanyang natutunan sa bahala na? So the answer K must allow learners to understand what he needs to understand. Itong self-checking na sa pagwawasto ay kailangan makapagbigay sa bata ng kung anong gusto niyang matutunan pagkatapos ng lesson. The question is, ano ba ang tamang sagot dito? So ang bata ay magtatanong din, ano ba ang tamang sagot dito? Then another, pag merong mga options ng sagot, okay, let us say A, B, C, D, nagkamali ang bata doon sa number 3 kasi ang sagot niya ay B kasi yun ang kanyang paniniwala na tamang sagot. Ang correct answer pala ay letter C. Magtatanong ang bata, bakit ito ang tamang sagot? Sa tingin ko, letter B ang answer. But the answer is in the answer key is letter C. The next question is, bakit ito ang tamang sagot? At bakit mali yung aking sagot? And the next question is, paano ko ito i-correct at maintindihan ang pag-correct ng sagot na ito? So the key to corrections will allow the learners to understand better that this is the correct answer because this is the explanation. Okay. When the student will be able to read the explanation, that is the time that something will register in his mind, and that is where the learning happens. Kasi pag magkakaroon ng summative assessment ngayon, anong babalikan ng bata? Isang babalikan ng bata is yung key to corrections. Tatandaan niya yon kasi nagkakamali siya doon sa item na yon. Second, who would explain to the learners if they got the correct or wrong answer? So in self-learning, the modules must communicate individualized learning methods that should allow students to shift the control of learning and assessment by himself. Pag nandoon na sa key to corrections,
hindi na nila kailangan pang tumawag guro kung meron silang hindi naintindihan. Kasi doon mismo yung self-correction is nagpapaintindi na sa kanila. Even the self-learning modules are very independent, no? Are very independent in providing learning to the learners. Ito yung tinatawag natin, i-maximize natin yung ating mga modules. Sa pag-maximize na yun, ang feedback nandoon na. Therefore, this section, the key to corrections or the key answers, must explain the key points through the key to corrections and feedback to learners' responses. Okay, yun na sinasabi ko. Automatic na. There is automaticity. Third, who would guide students to find the correct answer? Okay, sinong mag-a-assist sa bata para mahanap yung tamang sagot? So, nararapat na ang learning material ang mag-guide na doon sa bata. So, the learning materials, the modules, or the last month must allow students to review his answers and his knowledge of the content in the modules to better deepen the concepts presented. Okay. Tingnan din natin, huwag nating ibalik yung konsepto doon sa lesson content natin at saka doon sa answer key. It's the answer key natin. At yung key to corrections is paano natin palawakin ang konsepto mula doon sa content para mas maintindihan pa ng bata kung bakit ito yung tamang sagot. Okay? So the formative feedback will help learners understand the lessons even without the presence of the teacher. Okay? So ito na yung ating sinasabi, direct ang pagbigay natin ng feedback because the materials will directly give feedback now to our learners. Okay? So same pa rin, tingnan natin, gawain 2. Okay? Ganun pa rin, magkaiba ang mga sagot ng mga mag-aaral, nasa pagpapasya. Gawain 3, magkaiba ang sagot. Sana wala na lang ito eh. Kung ganun rin lang naman, nasa pagpapasya ng mga guro ang magiging puntos, this page is just a waste of an open paper. Diba? The whole Surigao will print this page. Okay, the whole Surigao Delta will print this page. Around 24,000, ilan yun? 24 or 50,000, let us say. 50,000 learners in 1 week, no? In 1 week, all schools and all teachers will print, okay, will print this particular sheet. At ang sinasabi lang doon ay magkaiba ang sagot. Nasa pagpapasya ng guro ang maaring puntos. Okay. This doesn't make sense at all. Kasi ang isang page na ito ay hindi nakakontribute doon sa learning ng bata. So sayang ang page na ito. So sa bawat linggo, merong nasasayang na 50,000 pages of that one paper. Because this won't help. Okay? Yung mga answers will vary. That won't help. Kasi walang feedback doon. Walang ibinibigay sa bata. So this is just a waste of resources. Okay? This is just a waste of resources. Another, ito, no? Formative feedback. For example, in item number one, okay, in item number one, tatanungin ng bata, what makes D correct, no? When the student thought that B is the correct answer. Okay. Sasabihin, mag-decide ang bata. Ito talaga, B ang tamang sagot dito sa pagkakaalam ko. Nang tiningnan niya yung kanyang key to correction, ang sagot pala ay D. So magtatanong ang bata, okay, bakit letter D? Ngayon kung walang key to correction, mananatiling pala isipan sa kanya, sa buong buhay niya, bakit D yung sagot? Okay. Then hihintayin muna niya ng 2 linggo bago niya malaman bakit D ang sagot. At yung iba, hindi na nila tinanatot, nalalaman ng bata bakit di ang tamang sagot kasi hindi na naibalik sa kanila. Okay? So, of the many things that we are doing in school, we have to ensure that our materials are complete package from learning to feedback. Okay? So, there must be key to corrections to provide immediate feedback to learners' responses because the key to corrections will explain now why the answers or options are correct or wrong. Okay? So, yun yung titingnan natin. And another thing is, as much as possible, we are going to provide a reflective feedback. Okay? The reflective feedback is
somehow 50% formative and 50% summative. Okay. Kaya kung titingnan natin itong levels of learning is, we have assessment, we have three types of assessment. We have formative assessment, that's 80%, reflective assessment, that is 10%, and summative assessment, which is 10%. Okay? We have assessment for learning, that is formative assessment, that is the first set of assessment. That is, the second one is assessment learning, and that is reflective. And the last one is the assessment of learning, which is summative in nature, or summative assessment, in which we're going to see the learning outcomes and the achievement of the learners. Okay. So kailangan natin ng reflective feedback to allow the learners to write the things that they found easy in our materials, the areas also where they found very difficult in our materials, the areas also they found very interesting, and as much as possible, we can provide parking lots for learners' questions. Ano pang yung hindi nila naintindihan at hindi nasagot doon sa ating module? Kailangan nasa formative feedback sheet natin yan. Okay, nandoon sa ating K to corrections or susi sa pagwawasto. Hindi lang K answers. Pag sinasabi kasing K answers, wastong sagot. Okay, walang feedback dyan. Or kung meron ng feedback, again, that is level 1, correct or incorrect. Ang gusto natin makaabot ng bata or makaabot ang ating material doon sa self-regulation feedback. Okay, so kailangan natin ng K to corrections to settle on the self-regulation feedback. And when we allow the students to reflect, no? To reflect which from the particular activities in our modules are very easy for them, are very difficult, are very interesting, and what else are the questions that they need to tell us or to ask us, then probably we can learn also from what the students are experiencing really at their homes during the distance learning. Okay? So ito ang solution natin sa mga batang hindi natin petsang maabot ng pagbibigay ng feedback. Okay? So, kahit hindi natin maabot ang bata kasi we could not ensure una, the protocols. Hindi tayo sigurado kung kailan natin magbibisita ang bata because of health, travel restrictions. Hindi tayo pwedeng magpunta doon. Hindi tayo pwedeng mag-home visit kasi merong mga pagkakataon na delikado ang panahon. And another is, we are considering our safety. So what will help us and who will help us? It's the material itself. Pag meron ng formative feedback doon, at least nasisiguro natin na at this point of time in the lives of our children, merong nakapagturo sa kanila. At ang nakapagturong yun ay yung material mismo, kahit walang magulang, kahit walang kapatid na makapag-assist sa kanila, at least the materials that we are giving to them are friendly for their learning, and it allows them to reflect their answers in realizing learning in an independent way. Okay? So, okay, I may say that in our classroom context, teaching and learning can only be effective when we try to grade less and assess more. Okay, again, I may repeat, teaching and learning can only be effective when we teachers grade less and assess more. Okay. Thank you very much and good afternoon once again.